Okay, ako naman magluluto nito, the Thai chili crabs, my style, I guess. So, So first, the usual, gisa, di ba? Gisa. Saute some garlic, some onions, spices. Spices and in butter. Butter and olive oil. So, pag medyo mainit na yung inyong butter and oil. Yeah, so just add the onions and then the garlic. The garlic. And then the ginger. So, just let this saute for a while. So ngayon, Ryan, magtatanong din ako habang nagsusaute ka dyan. May bago ka palang baby boy. Uh-huh. Ano naman ang feeling ng bagong tatay ng... Kasi iba daw eh, pag lalaki eh. To compare with my panganay, with a girl, mas easygoing baby to. Mas nakakatulog kami sa gabi. Ah, talaga? Kasi with a girl. Sino ba ang talagang nagbabantay? Nag-shifting kami. Shifting kayo? Yeah. Mm-hmm. Sa gabi, papuntang madaling araw ako. So yung kasi... Gising ako talaga. Gising ka na talaga. Tapos pagka medyo, okay, nantok na ako. Gisingin ko na sa makikisab na ako. Ngayon ba, mas naging iba ang pagtatrabaho mo dahil naging tatay ka na? Mas sumipag ka ba? Mas naging seryoso ka sa iyong craft dahil daddy ka na? Well, I've always been naman serious with my work, per se. It's just that mas nakikita ko na kung saan napupunta yung kinikita ko. Oh, okay. Not like before na wala ka naman masyadong responsibilities, iba nagagastos mo lang sa nonsense yung pera mo. But now, with the kids and with the family, it's more responsibility. So, makikita mo naman kung saan napupunta yung money mo. Ito rin pong si Ryan ay nakilala bilang kontrabida. Diba? Pero sa totoong buhay ba, bad boy ka rin ba? No! Ano tumaas yung boses eh? No! No, of course na! What's that? Miss Gina, ano sa tingin mo? Ito ba yung naging bad boy? Patient siya. No, inaaway siya eh. Patient siya. Okay. Yung ganun. Yun ang naalala ko. Patient siya. Pero pag napikon siya, may drastic move siyang gagawin. Manusok. So that time, talagang tinusok niya ng lapis yung kamay ng... Classmates, right? Yes, I don't start fights, but I finish them. Okay. Okay na. It's a little patis. Patis. Si Miss Gina, kasi bagong mommy ako ngayon eh, di ba? Meron akong 1-year-old. Gusto ko malaman, may difference ba yung pagiging mommy mo pag maliliit pa sila at pag lumaki na? Meron bang nagkakaiba? Nag-a-adjust ka talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, di ba, kasi close ngayon si Nate sa'yo. Yes. Matagal pa naman yan. But, you know, when he reaches 10, 11 years old, he wouldn't want to kiss you anymore. Ay, ganun! Oo. Kasi... Ano ka? May pressure na. Kasi... At a very tender age of, ano? Oo, sa mga kaklase, di ba? Or... nakikita nila. Basta, so, hindi ka na humahalik sa nanay mo? I was just about to say. So, no, ano lang naman yan eh. Ma-outgrow mo naman yan. Babalik. Ah, pero, they would come a time na, let's say, papasok sila sa eskwela, tapos ikikiss mo sila, yung ganun, bye-bye, bye! Gaganun agad. Kiss! Bye! Ganun na. Ganun na. Oo, lahat yan, dumaan sa ganun. Pagkatapos, at a certain age, medyo... nagmamature na sila na parang na-realize na nila na hindi naman pala nakakahiya na humalik sa mommy. Yes. Ganyan, babalik na. Yeah, this is done. We could plate this na. Wow! Ganun lang kabilis, oh. Yung simple sauce lang talaga. Ito naman, binoil na po niya yung ating food craft. It was steamed. So, dali mama, I just had it, you know, cut in half. Mm-hmm. And then, I had the claws cracked. Good. Para talagang mag-seating. Para pag kinain natin mamaya, bongga na. Yep, it'll just, di ba, pasok lang siya sa lahat nung kasingit-singita nung alimango. Na alimango, para makuha niya yung sauce. At syempre, diretso na tayo dito. Yes! Straight down to the table. Yes! Yay!